magic source pa lang dito, dalawa na, ayan, hawak-hawak ni Yuji as tunay, well as Pain. Ano? Grabe, Mage Assassin na naman po dito. Actually, same ano, same sa round 1 natin na pinick nila itong hero at hawak pa rin nila. I think, ang nakakabuhay din dito, ayan, dalawang retribution. Ang laking bagay boom, din yan pag yun, dalawa yung nagpa-farm for your team. Instant, ano, instant turtle yung mga ganyang, ano, composition, eh. Kaya dapat, panoodin nating mabuti kung paano umikot sila Yuji, sila Pain, and it's very important to also watch out si Coco, solo laner na naman yan, syempre. Yappy. At for yan sure. Na nga, guys. Tingnan natin dito, recap lang ng lineup, mabilisan lang. On the side of Archangel Onage, we got Kimi, Aldo, Katot, Kaka, Lunox, and Kaya. Fresh, flowers sa Bren Esports, they have Harley, Belleric, Cushion, Akai, and Helcurt. Okay, Nostra. Nostra, ikaw naman ito. I think, I always say that if you get a Kimi, always try to get a counter, try to get a Lolita, or actually, in this case, it's actually good to get a Belleric. At the same time, sobrang lakas kasi ng early game pick-off potential ng Archangel using CKTV on the Kimi. So, I think I have to give the early game over to Archangel regardless. Even though, feeling ko, early game comp talaga yung Bren, mas malakas yung early game rotation ng Archangel Onage pag nabantayan nila itong Kimi na to. Pero titignan natin sa mapa ngayon, parehong team ngayon ang nagka-cut ng creep sa kanya-kanyang lanes. So, the top lane is actually Bren Esports cutting the creep wave of Archangel Onage dun. At yun, ang bilis ng Archangel Onage. Kanina yan si Kimi as well as yun nga, sino kasama niya, si, I think that was Gatot Kaka, nakasama niya sa bottom lane, nag-cut ng creep. Pero ito, at the same time, bakbakan ata dito agad. Yan, pa-rotate na. Four people actually rotating as well into this side of the map. First blood goes over to Bren Esports though. And Bimo gonna go in for the chase. Gets the Gushion. Yuji gonna get taken out as well as Pain. If this is sabi ko, early game power. Early game call ang Bren pair. Yung early game power ng Archangel Onage with the damage consistent DPS. Level 1 pa lang nandun na. Grabe, ang daming palitan ng kills agad. Apat agad ang casualties agad natin at 1 minute game time pa lang. At yun nga, sa bottom lane agad, nag-rotate na rin. Ang bilis nitong si Kimi as well as Gatot Kaka. Bantay sarado yung bottom lane. Looks like they wanna get or put a pressure on that Helcurt na nag-iisa sa bottom exactly. lane natin. Again, I think that's very understandable getting focusing on the Helcurt. Hindi ka pwede makipag 1v1 kasi baka matalunan ka. Especially if you're a Kimi na medyo madaling talunan. So, kailangan mo din panoodin yung rotation ni Helcurt if ever he goes for the Kimi. And expect the Kimi to never be alone. Never be alone. Never dahil be ayan alone. Nga, bantay sarado ni Bimo dito. Gamit-gamit yung Gatot Kacha na yan. Usually, bakang napapansin natin, gusto nilang i-take advantage yung squishy target, squishy Helcurt na dun sa bottom lane ngayon. But at the same time, makikita mo dito, yung members naman ng Bren Esports rotating onto the top lane. Looks like ayaw din nila mag-online as much as possible itong si Aldo or makapush agad so that he could potentially back up later on sa globally sa mga team fights. That's true. And again, yun yung pinaka-problema. Right now, Coco tries to go for the steal. Will get secured by Archangel Onage. She's gonna get taken out as well. Exhort has a good buti nilang nakadigta siya doon and he has a good sense to back off. And Bren Esports slowly fading in terms of gold, the gold lead, and Archangel Onage are actually skyrocketing. Pero teka lang, sa bottom lane may kaganapan at ganun din naman sa top lane natin, 2v1 situation. Lembot will be able to back away. Ayan, safe pa siya doon, safe pa naman. Alam natin na, actually ang ganda kasi may 4 assists siya dito, so present siya sa mga team fights. Yeah, magandang palitan ng kills, di ba? I think so far, walang nagpapatalo in terms of pressure. Kasi the moment na nagpatalo ka sa pressure, I feel like didire-diretso ng Bren yung laban. Same with Archangel Onage. They have to keep their eyes on the Kimi, make sure CKTD is always secure and on point. There you go. Wala masyadong makasalo ng bawas ni Kimi at this point. And I think that's the reason why Bren Esports is bleeding right now. Oy, teka lang, na Divine Judgment si Ribo dito. Susundan pa ng damage niya ni Exhort. Grabe naman yun. Biglang nabura sa mapa. And tank pa yun, ha? And of course, 3-minute game time. Of course, maintindihan natin mga tank. Wala pa masyadong item. Pero ito, this is an opportunity for Archangel Onage to take this tier 1 turret in the mid lane. Napakabilis. Yep. Sa kagad. Yeah, wala pang 4 minutes. We already have towers down. A very, very quick turtle was done earlier as well as a great collapse. Ang daming pickoffs na nangyari on the side of Archangel Onage. Bren Esports are...
are just starting to patch up the sinking ship right now. Ayan. 19 seconds from now, the second turtle of the game is gonna go up. Rotation sa bottom lane. Looks like this is another tier 1 turret objective agad na mabilisan lamang para sa kamay ng Archangel Onage. Pero tignan naman natin dito. Rotating over. Medyo hindi ko maintindihan eh. Ang prioritization nila. Will they go for a top lane turret or mid lane? Hinahayaan I think they're gonna do both. Yeah. Hinahayaan na lang nila. Although itong Archangel Onage na makakuha ng turret. Tier 2 pa yan ha. Napakahalaga rin yan. Kasi papasok na yan sa base nila, pero teka lang, team fight ata ongoing dito sa bandang turtle side natin. Yep. Let's see. Turtle side fights again. This is Bren Esports na hindi hinahayaan masyadong magwala ang Archangel Onage because of the lead that they have. Of course, turtle will go over to CKTD once more. That turtle buff gonna be very, very important, dealing damage to Yelly Hayes as well as the rest of Bren Esports. Bane with the pickoffs, very, very important right now. BMO caught in a very bad position. At yun nga, patuloy pa rin dito. BMO, mag-heal pa. Mabibigyan pa ng heal rather at makakasurvive pa naman. He makes it out. That's napaka-impressive din nun na nagawa pa ni BMO. Of course, the rest of Bren Esports pressuring in the mid lane. Hindi pwedeng walang gante. CKTD has the deadly magic on him. Will he die? Apparently not. He's gonna be able to make it out just in time. The rest of Archangel Onage. The backup Israel. The backup Israel. Oh, nabaka pa nila yun. Hindi nila pinayaan si Payne na dive in lang si CKTD. That's very smart play. Again, Bren Esports, hindi din naman nagpapatalo. They're keeping the pressure up and they're pushing it where it hurts. Yeah, possible pa mag-equalize yung gold natin dito. Look at that. It's just almost 1,000 gold lead in favor of Archangel Onage and marami pang opportunity for Bren Esports to actually, you know, get more goals onto their pot kasi just like in the bottom lane, pwede pa nilang kuhain yan, like makasegue push lang dito yung Hellcart, they could potentially do that, pero ang ganda rin ng push 2-1 na ginagawa ng Archangel Onage eh. Exactly. Yung priorities nila, look at that, 4 man nakaabang na dito sa bandang top lane natin, tamang create ng space tong si Gatot, kaka uhulin si Beleric potentially, just basically to allow CKTD to take the turret easily. Yeah, and yeah, CKTD yung battering ram nila, ikangan nila, tapos yung ano, isa yung iba yung mga sentro. Yung si PCKTD, yung point guard, yung ganun, siya yung apat sentro niya sa ano, sa gilid. So, mahirap talaga ng lapitan, and while CKTD is doing the job they needed, on the bottom side of the map, Lembot gonna get victimized again by Bren Esports. Gatot Kacha Ultimate will knock up two members from Bren, and the follow-up is here. CKTD going crazy right now, double kill on the Kimmy. Ito talaga dapat hindi hinahayaan si Kimi, but Yelly Hayes here still sustaining with the heals. Apparently with so much burst, hindi na rin naman makakasurvive. Nakakuha pa ng kill in fairness ang Harley natin on the side of Bren Esports there. But kita mo yung sago na yun? Grabe no, ang bilis yep. Mambawas ng buhay. Sago Israel. Napakasakit ng sago, and sabi ko nga, pumili ka ng mga hero na pwedeng kumontra sa sago ni Kimi. Kung hindi, dive in mo, which is hindi nangyari right now. Exhort though. Wow, what an assassination there from Kapitan Payne. Takes out the Lunox. Di man lang nakapag-order. Di man lang siya nakapag-ult. Wow. At hindi na rin nabakapan ng taunt man ng Gatot Kaka. Apparently, that didn't happen. But at least, I guess, ang pinaka-importante si KTD still zero death. He's still alive. So, malaking bagay din yon dahil siya talaga ang magbubuhat. Basically, or magkikerry para sa side ng Archangel Onage. But yeah, that rotation actually allowed Bren Esports naman to still catch up para sa last turtle ng laro. Ayan, nakakatch up sila ng konting gold lead dito. But still, they still have a lot of things to do para makuha yan. Exactly. So much power here for Archangel Onage that Bren Esports, kailangan lang nilang sagutin yung mga ginagawa right now ng Kimi na to. Kasi Kimi na nagbabato ng rocket is mahirap talagang i-deal with if wala kayong frontline na kayang sumalo at least for a few seconds nung hits. Right now, yung mga tanke nag-evaporate under the power of CKTD. Bottom lane though, Coco going for a turret, getting more gold into the pockets of Bren. Medyo mahabol-habol lang. Coco though, ma-ultimate ni Lembot. Tutuloy kaya niya? Yun, tumuloy dito. At yun nga lang, hindi masyadong sapat ata ang one punch man. Hindi one punch man eh. Yeah, two punch eh. Pero okay dito lang. Whoa, that's a lot of burst from Yuji right there. Coco and Yuji doing a great job in doing the output. However, CKTD on the backside, cleaning up house as we speak. Coco gonna be able to make it out. The snipe by CKTD misses.
And the tanks of Red Esports have to back off. Oy, teka lang, si Yuji, whoa! Dito. Ni Yuji, grabe, Bibo will have to back away. It seems konti na lang ang buhay niya. May available bang ultimate? Unfortunately, I think wala. So, wag na lang. Nalawang tanke na napaka ano. Of course, that's gonna be a lot of pressure being outputted by Bren Esports as well. Akala mo naman natakot sila. Once pumasok si Mage Dad, ano na, pasok na din sa banga. Mage Dad, Yuji, kasama mo pa ng Pain, grabe, 6-2-0 si Pain ngayon. Tingnan mo naman yun. Exactly. Right now, I feel like shutting down CKTD is very important. At the same time, sobrang lost din kasi ni yun, CKTD. Lambot, he's still trying to get back up into the game. The stacks are not there yet. Wala 2 punch man pa lang. So, 2 to 3 punch man pa lang. Yun yung kinatatakutan. I guess that's the reason why Bren Esports actually tried to not make this Lambot go online para sa kanyang Aldo. Kasi nga, ayaw nilang mangyari agad-agad. Yung mga 1 punch man na may global ultimate, tapos 1 punch man ka. Lalo na para sa mga squishy targets just like Coco na nasa Hellcurt at Harley na gamit-gamit ni Pain. Amen. And of course, bakit man naman natin masyadong in nun, di ba? Lahat tayo masyadong magpapaka-careless kung pwede naman tayo mag-hunting ng isa-isa. Going for the 5v5 team fight apparently is a very bad idea for Bren Esports. Not to mention, pag alam mo yung pag nagkamali sila ng engage, si CKTD, hamang patakbo sila. Immortality, nabili na ni Bimo. So, may pangalawang buhay siya. I think Bimo is like, siya yung actual na tank kasi Fuzuken is not really a super tank, more of a tagahuli. Support, yeah. Uh-oh, support so tank dito. Anyway, nakaposition na dito ang Bren Esports para sa first lord ng laro. Habang nakaabang naman, at the same time, mga tanks ng Archangel, that's Kaya, as well as Gatot Kaka, tamang create lang naman din ng space. Itong si Yelly Hayes together with Akai. Pero yan, wala. Mukhang i-reset na lang din ba to? Hindi natin actually makita yung Lord at the moment. Yeah. Yan, na-reset there na. There you na-reset. Go. He got reset. And for the meantime, it's gonna be the engagement from Bren Esports. A hurricane dance into nothingness. Yelly Hayes forced to use the ultimate. Walang pinoprotektahan. Backline. Binibiktima pala ng Bren ang CKTD. Slimbot and CKTD is doing a great job in making the revenge play naman. Buwag bawi-bawi naman. Bumabawi-bawi. Ano yung paatras ka lang, tumitira-tira ka pa rin ng sago. Yan, diba? Sago-sago. Yan yung advantage ng isang Kimi. That's a 1-for-1. Lambot out, Yelly Hayes out. It's gonna be 4v4 for the next few seconds. And Archangel Onage, they're keeping the gold lead very minimally. Sobrang pantay nila sa gold lead, so hindi mo din masabi. Nakakahabol na rin naman halos ang Bren Esports. Paano nila gagawin yan? It seems like it's Bren Esports that is giving the pressure now against Archangel Onage. Exactly. They're trying to make all of the creep waves go towards the base of Archangel Onage. At the same time, dinedenay pa rin na rin nila yung jungle. Kaya ito, kitang-kita nyo guys. There you go. Lamang na ang Bren Esports in terms of gold. Pasok na pasok sa banga kasi yung damage and there you go. The engagement. Lambot was very, very easy to kill at that point. Although the Exhort is gonna be the one. Naku po, yung Lunox nila nawala. Nasaan na mga galing yung bawas? It's gonna be up to CKT to save the day. Lambot is 0-3-7. He does not have stacks at this point. Ay, naku, 4 members na lamang natitira sa Archangel Onage and Bren Esports taking down the tier 2 turret that easily, plus a blue buff para sa kamay nila and tamang rotate lang din para sa unang lord ng laro. It seems like they can secure this easily. Nandyan ang damage para kay Coco. Nandyan din ang damage ni Pain. But at the same time, Akai is there to actually zone out the members of Archangel Onage. At yun ang... Oh! Fuzuken tries to go in the scout pero nagbayad pa siya tuloy ng kanyang buhay para lang malaman na nakuha na pala ng Bren Esports ang lord. That was a bit odd because I would have preferred if someone else was there, but probably CKTD na protected. Yeah, protected CKTD. At least it's a range hero, di ba? Or so exhort far to, you know, pero sobrang ano nun eh, risky eh, di ba? It really was. And again, yung the job here for Archangel Onage to protect CKTD, I think that's not gonna be enough at this point. The gold lead is now in the favor of the red side squad, and the Lord is walking in the middle lane. Right now, they're holding steady in the mid lane. Kumpul-kumpul muna tayo. Ingat kayo, ma-hurricane dance kayo lima. Correct ka dyan. At ito na nga, hahampas na ang Panginoon dito sa Inhibitor Turret sa gitna ng Archangel Onage. It's gonna go down anytime soon. Pero that is a good way for our Bren Esports to actually Coco push these waves.
He gets picked down by the Divine Judgment. Great pickup there from Archangel Onage. And that's going to be 4v5 for the next 38 seconds. That's something that Archangel Onage can take advantage of. Pwede silang mag-hunting around the map. And I think Bren Esports, even though they are ahead in items, it's starting to look a bit more even kasi parang pag itemization pag-uusapan natin, tignan mo ilang slots na lang yung naman open, di ba? Ang tricky kasi dito naman sa side ng Bernice Wars, kailangan talaga nilang mahuli yung Kimi. Ang sakit kasi ng Kimi. Mm-hmm. At ang yung itemization pa halos kompleto na rin. And of course, 615. Oh my gosh! Lembo gets taken out. A great pin down by Rebo. And the follow-up kills are always on point. Yelihei is going for the chase, trying to root somebody. Wow. Bren Esports, even though they were 4v5, a small mishap there by Archangel Onage got taken advantage of. Mm-hmm. At ito na nga si Lembot. Medyo kanina pa natin napapansin na si Lembot like papasok siya sa mga situations wherein sobrang risky. Like mga four-man dive. Na I think that was unnecessary. Probably nagkaroon lang din ng, you know, miscommunication na issues. But there you go. Ito na ang Bren Esports diving inside the turret of Archangel Onage. Five-man ultimate there right now. Bimo gonna knock everyone up bago siya mamatay. Course Exhort on the backline doing great damage as well as CKTD. I think Bren Esports gonna get cleaned up really nicely here. Yuji gonna be the only one remaining. He takes out CKTD. Winter Truncheon to buy time. And wow, just like that, a wipeout by Archangel Onage, Bren Esports. Tumayo na lang siya doon, alam niyang kamatayan na eh. So ito na nga, ang hirap pag talaga nakapag-damage si CKT. Although namatay siya, buhay yung ibang members niya that will allow them to push doon sa middle lane. And that is gonna be something. Ilang seconds bago mabuhay. I think we have 6 seconds for Yelly Hayes. That's gonna be enough to defend it. Same with Coco. Yep. So they won't lose turrets because of that. But the pressure created was just immense. And don't forget, habang tumatagal, lalong sumasarap itong si Lembot on the Aldo. Naman. And of course, don't forget CKTD. Yung damage niya, hindi pa siya nakakompleto ng item niyan, pero sobrang sakit na. Yep, right now, I feel like the pushing capabilities of Bren Esports are slowly being pushed back because of the damage output by CKTD as well as Exhort. Hindi na nahawakan masyado si Exhort. And I think sobrang laking bagay nun. Sa pagpapanalo ng mga team fight going for Archangel Onage. Ito, bilian na talaga ng immortality dito. So much immortality from the side of Archangel Onage. That's what we can see. Look at that. 3 immortality sa side ng Archangel Onage. 2 naman dito sa Bren Esports. Kaya kanina, kahit makita mong namatay na yung mga tanks dito, no, muling nabuhay lang naman sila. I think that's super Lord, important. We'll have to count the immortalities later on. At the same time, push pressure is still gonna be on Bren Esports, but Lunox, nako, si Coco na got taken ito out na, quite easily. Ito na, target si Yuji, pero hindi na tinuloy dahil tamang backup lang din naman. Ang ganda ng positioning. That was good positioning, actually. Ganda na timing ng mga tanks ng Bren Esports. So after that, straight to the Lord naman ng Archangel Onage. Bren Esports looking for a way in. Yelihei in the middle of the fight. Natunaw ng para. Whoa, that was a lot of damage. Yun na yung one punch man natin. Rebo going so low. Mukhang hindi na rin makakasurvive in the damage of that Kimi. At yun na nga, unstoppable force na rin naman para sa Lunox. At ito na nga, mag-isa na lang si Pain dito on that Harley. What is he gonna do? Yeah, I think this is game free. Because there's no way that Captain Pain can clear this up. He's trying to clear the minion waves, as you can see. Mm-hmm. But that's a Harley and there's 5 of them. There's 4 of them. Yeah, pero pwede rin naman si Helcar to actually clear off the wave sa middle lane. Ako, si Harley natin mukhang pupuntahan nitong si Aldo. One punch man. No, it's actually 2, pero mukhang mabubuhay pa. Abangan at tatayo na lang din dyan. Oy! The dodge! Oy! What the heck? Oh! Oh! Immortality will be popped though and the Lord will get taken by Archangel Onage. What a... Grabe, wow. Grabe, laban natin. What a play pala there. MPL to. Paano palakihan ng ano na na palakihan ng muscle doon. Muscle so kala mo. Kala mo huli mo ako ng stand ups, magano ako mag-winter transition ako. Yung mga hintayan din ng immortality eh. No? Exactly. So sobrang laki ng bagay ng immortality at that point and now the Lord gonna be in the middle of the fight. It's gonna be walking towards Bren Esports' base. Flicker in for Yelihei. Makasurvive kaya siya? Apparently not. Monster kill for Exhort. Rebo trying to push everyone off, especially CKTD. But Bren Esports, I don't think they have the damage to actually clear this up.
Ayun na nga lang. Dalawa na lang natitira dito sa Bren Esports. Looks like this is gonna be it as the Lunox takes more godlike. At yun na nga, 1-1 ang score natin, guys. Para sa round 2 match between Archangel Onage and Bren Esports. Oh, ayaw pa talaga magpatalo. Siyempre, Archangel Onage, that's a 1-1. And that's gonna be game 3 for us. So, it's gonna be very interesting how we... It was very interesting how Archangel Onage managed to turn that around. Talagang pinaikot nila ng 180 degrees. Uy, ah, in fairness, lahat naka-immortality sa Bren, I mean, sa Archangel Onage. Yeah. That was funny. And MVP natin, it was actually the Kimi. Given naman kung bakit. Kita-kita natin yung KDA niya, di ba? Tama ka, that's so, right. So, ayan, shoutout muna sa mga nasa livestream natin na sobrang tuwang-tuwa dito sa mga...